Hello. Hello sa lahat. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung sino man ang mga manonood ng video na ito. I hope everything is set. So, anyway, I'm Lors Pasay, sa mga hindi nakakakilala sa akin. Ngayon, pag-usapan natin yung how are you going to survive here in Thailand? Currently po, working ako dito sa Thailand. Actually, I've been working in Thailand for 10 years now. Nag-10 years ako nung July 10. So, paano nga ba kami nag-survive dito? So, nagsimula ako dito. Okay, napunta ako dito last 10 years ago na nga. So, 10 years ago. Okay, 10 years ago, dito ako, Thailand yun. 2010. 2010 ba? 2009. So, 10 years na nga, 2009. Then, actually, 2010, mag-10 years pa lang ako. Mag-10 years pa lang ako next year. Okay, next year. So, ang mga isi-share ko sa inyo is yung tungkol sa pag-survive ko dito at ng aking family. So, nag-start ako dito sa Thailand 2010. Napunta ako dito. And pagpunta ko dito is tourist ako. Kasi tourist na. Nag-tour lang sana. Mag-tour lang sana kami dito na mga kaibigan ko. And then, yun, yung pinsan niya, sabi ng pinsan niya is pwede kaming magturo since kami ay mga teachers. So, marami talagang teachers dito sa Thailand. Noon talaga ang Thailand na teachers halos. Kasi bibigyan ka ng work permit, na makaka-work permit ka. Easily. Okay, mabilis ka magka-work permit kapag ka-teacher. So, ang tanong, pwede ba magturo kahit hindi teacher? Yes, pwedeng magturo kahit hindi ka-teacher. My husband, yung asawa ko, is teacher din siya. Pero ang natapos niya is customs administration, di ba? Ang layo. So, yun. Single ako nung pumunta ko dito. Then, after 8 months, napunta din dito yung aking husband. Okay. Okay. Napunta din dito. And after mga ilang years, we started a family. So, makakasurvive ka dito sa Thailand. Kapag ka, syempre, hindi ka tamad. Maraming mga extra mong pagkakakitaan. If you are a teacher, pwede kang magturo sa mga center, tutorial centers. Pwede kang magturo as extra income mo. So, pwede ka talagang kumita ng malaki. Okay? Pero yung sahod dito is ano lang ha. Ang value kasi ng baht is 1.6 lang. So, 1.6 lang yung value niya. Kaya, kanti lang din. Ang kagandahan kasi dito sa Thailand is ano lang yung cost of living. Mura yung mga bilihin dito. Kaya nakaka-survive ang marami. Kahit na kung 20,000 yung sahod mo, no? Kung 20,000 lang ang sahod mo, ano ka pa rin? Magsusurvive ka. Kasi mura ang bigas. Mura ang bigas, ang mga pagkain. So, unlike sa Pilipinas noon na maliit pa ang sahod natin, mahal pa yung mga bilihin. Pero dito, kahit maliit yung sahod mo, makasurvive ka kasi mura lang naman. Mura lang bilihin.
nakakatawa. Paano nga ba? Paano pa mag-survive? So yun, mga extra income. And overtime, may overtime ba? So sa mga school, kung may after class ka, may offer sa yun after class, yes. Pero sa akin, hindi na ako nag-after class. Since may baby ako, so buwi ako agad. And then, yun, kailangan ng quality time. Lalo baby pa. Minsan lang sila bata. Kung may mga questions kayo, kung napanood nyo ito, ano nyo lang? Ask nyo lang dyan. Pwede nyo i-comment kung ano yung mga tanong nyo tungkol dito sa Thailand. Kung basta iba't ba, kung magtuturist naman kayo, yes, you will survive. Kung 7 days kayo dito, magsusurvive kayo. Mga 20, no. Magkano ba ang $500? So, mga $500. Okay, $500. Pero magtataka kayo, no? Ako, dito ako, pero nag-YouTube ako. Yes, nag-YouTube ako dahil alam ko na malaki ang potential dito sa YouTube. Lalo na kapag makikilala ka na, okay? Makikilala ka na, may mga viewers ka na. Okay, may viewers ka na. Then, okay, kung very informative yung channel mo, and of course, babalik at babalikan ka ng mga viewers mo. Kaya maganda din yan ang pag-YouTube. Kaya ako dito, malakas kasi yung internet. So, yung binabayaran namin is nasa 799 lang. And mabilis siya kasi kami lang gumagamit. Kaya maganda yung internet connection dito. Why not, no? Gumawa ka, magla-livestream ka, mag-upload ka ng mga videos. So, you will really survive. May mga online businesses pa na pwede mong gawin sa extra time mo. Then, ganun lang ang gawin mo. Kasi sa school naman na pinagtatrabahuan ko, hindi naman siya pareho sa Pilipinas na marami kang bagahe na dadalhin sa bahay or mga loads na dadalhin mo pa sa bahay para gawin mo yung mga lesson plan. Kasi kaunti lang yung lesson plan dito eh. Hindi pareho sa Pilipinas na sobrang-sobrang detailed. So dito, yung mga important details lang, then you will survive talaga yung time. Saka marami kang time. Marami ding holidays, kaya nakaka-spend ka, nakaka-gawa ka ng mga gusto mong gawin. Okay. So, talking about YouTube channel, bago lang din naman ako sa YouTube, na nag-YouTube, no? And, isang way na din para ma-share ko kung saan ako na bansa, ma-share ko sa buong mundo. Hindi na sa city mo lang o sa kung saan, sa country mo lang. Kung saan ka ngayon, isi-share mo siya. Okay? Isi-share mo. Isi-share mo sa ibang tao yung experience mo. Kasi gusto din nila. Kaya ngayon nga, makikita mo na ang buong mundo. I-search mo lang sa YouTube, makikita mo na maraming information makukuha mo sa buong mundo. Kung gusto mo malaman tungkol sa Portugal, sa US, sa saan mang specific na country or sa specific place, i-search mo lang sa YouTube. Kaya talagang maganda. Okay? Magandang mag-YouTube and then malaking opportunity din para sa atin na mga content creators. So, marami kang mamimit na tao, marami kang mga content na mapapanood. Kaya sobrang-sobrang ganda ng YouTube. And ngayon nga, yung diniscuss ko is yung tungkol. But more, para makapanood ka pa ng maraming updates tungkol dito, kapag ka nag-livestream ako, we will be talking about how beautiful Thailand is. Napakaganda. And then, ang opportunities na nandito. Lalo na sa mga teachers. So, malaking tulong din. Hopefully, malaking tulong ito.
mag-live stream ko para sa atin at para na din sa mga content creators na. Okay. So, yun, pag-survive sa Thailand is, ano, maganda dito sa Thailand. It's livable. And napakaraming Pilipino dito. Dito sa school ko is nasa 100 plus na kami na mga Filipino. Kaya hindi ka mabuboard, no? Hindi naman sa ano, no? Na sila nang nag-fill in ng ano natin sa family natin. Pero hindi, ano mo talaga, meron ka talaga ding family dito. Na makakausap mo, na sa lingwahe mo. So, parang ano na din, parang Pilipinas na din kasi meron kami dito. Maraming mga Pilipino dito. And merong sa school namin is meron siyang free housing. So, free housing. Nandun lang sila sa unahan. Doon, banda. Sa labas ng aming school. Yun. So, nasa labas lang sila ng aming school. So, kung gusto mong kumausap o kausapin yung mga Pilipino, punta ka lang doon. And then, dito din may mga family na tulad namin. Dito, dyan lang sa kabilang kanto, nandyan din yung Pilipino, dalawang Filipino families. So, yun, pareho lang din sa Pinas, naghahatidan kami ng mga pagkain, so mga ganun. Pag may mga party, nag-a-attend. So, yun, enjoy din naman dito sa Thailand. At nagsusurvive kayo, kami, dahil nagtutulungan kami. And, of course, hindi dapat mawala yung talagang pagkakakitaan mo na ano, consistent. Okay? Na ang kita mo. So, kung gusto, plano mong pumunta dito, yes, meron akong alam na mga murang, pwede mong anuhan, pwede kang magstay, no? $5 lang nga eh. $5, ano ba? $5 per night. Okay, so napakamura. So yun, sobrang maganda din. And I know maganda din naman sa Pilipinas. Hindi lang masyadong na-explore. Siguro yung ibang vloggers, no? May ibang vloggers na nagsasabi na mas maganda ang Thailand. Maganda ang Thailand, yes. I've been to places like sa Krabi, sa Phuket. Talagang maganda siya. Okay, maganda ang mga beaches, malinis. Pero I know, maganda din ang Pilipinas, yung ating mga beaches doon sa Palawan, sa El Nido. So, maganda din. Mahirap kasi pag magkumpara ka, pero hindi mo pa napuntahan yung place. Okay? Nakapunta nga ako sa Krabi, sa Phuket, pero hindi ko naman napuntahan yung El Nido. Diba? How can I compare? No, personally. So, dapat yung ibang vloggers din, hindi din dapat na mag one side lang sila na maganda talaga ang Thailand, maganda ang Arne. Kasi I know both are maganda sa ngayon. Sasabihin ko na maganda both ang Philippines at Thailand. Pero pag nakapunta na ako dun sa El Nido, no? Hopefully one of these days. Okay. Kapag ka nag-survive, nag-ano na tayo, nag-boom na tayo sa YouTube. Okay. So, sa mga manonood dito, mag-comment lang kayo and make sure na i-like nyo tong video na ito. Okay, yung video na ito. And leave a comment. Leave kayo ng comment. So, let me just try kung kailan natin gagawin itong live streaming na ito. I hope na magawa ko na to consistently kasi mahirap din kasi pag may family na. No? Eh, hindi, not what I mean, mahirap na gumawa ng mga ganito kapag nandito yung family mo because we also have to spend time with them. Kaya hindi yung tagtatatlong oras na ano, hindi ko pa yata kayang gawin yung tagtatatlong oras na magstay sa laptop just to do live streaming. Yung mga 15 minutes will be enough for me. And just to give you value, just to share with you my life
here in Thailand and how to survive. So if you are planning to come here in Thailand, yes, mag-enjoy kayo dito sa mga activities and then sa place. Mga tao is very disciplined. So for now, yun lang muna ang aking ma-share sa inyong lahat. And I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. And nagustuhan niyo yung share. Thank you so much and God bless.